Good evening, guys. This is Marvin from techbrl.com where we do unboxings, reviews, and sexy bureaus. And welcome na naman sa isang Sunday chill stream. And in tonight's chill stream, we're going to unbox and build the Wacav GAS67 custom mechanical keyboard right here na sinasabi nila na parang kapareho daw ng KB Defense 67 Light. So yun, malalaman natin sa stream na to. Okay, so with that being said, let's get into it. Let's start with the Wacav GA. Ito, Wacav. Let me just check. Ano nga ba to? Wacav CIY GAS67. So right here we have the packaging for again the Wacav CIY GAS67 mechanical keyboard. So malaki yung box niya. Ayun, meron pa si Sir Ira. Salamat po sa 100 stars. Parang ito yung pinakamaraming stars ko na na-receive sa stream. Thank you po, thank you po. So yung box niya, guys, ano lang, parang generic brown box lang siya. Uy, may information pala sa likod. I guess this is just a contact information. Ayan, mag-focus ka, camera. Alright. Buksan na natin. Salamat po sa lahat ng mga nag-send ng stars. Bigay natin kay Gio. Para sa kanyang special participation sa ating mga stream. So, open natin. Boom. So, the stubs are color light blue. Labas ko lang muna, guys, para hindi mag-interfere sa ilaw natin. Okay, so upon removing the foam, we have a cable, we have the keyboard kit. Mamaya isa-isayin ko lahat ng package contents. Labas ko lang muna para mas maliwanag tayo later. We have a switch puller, we have our PCB, and that's about it. So maganda naman yung packaging niya. Hindi naman Barda Gold, hindi naman sira-sira or something. Maganda ang quality ng packaging. So, isa-isayin natin yung mga package contents. So, yung una natin nakita kanina are the stabilizers. Right here. There you go. Silipin natin yung quality mamaya. As well as yung mga wire niya nandito din. Pretty cool. And then we have our braided cable. So, kakaiba yung cable niya. Hindi siya yung typical na, ano siya, soft type na cable. Oh, hindi siya yung typical parang tech flex. Kakaiba yung cable niya. Astig. Angas. Gold-plated din, by the way. Right there. And then we have our keycap and switch puller. Parang kapareho siya nung sa Nufi, oh. Parang ganito yung keycap switch puller na Nufi if I remember it correctly. Okay. Salamat, Jonathan, for the 50 stars. Ayan, ang dami po. Okay, sabi ni Kristen, may link for the software daw sa likod ng case, pero medyo sketchy yung site kaya di ko ma-download. Alright, so check na lang natin later. Salamat, Alan, for dropping by. Uy, si Sir Conrad din, nag-send ng 100 stars. Salamat po. Thank you, guys. Salamat. Shoutout sa ating 59 viewers. Na-overwhelm lang ako, dami nag-send ng stars tonight. So right here, we have the PCB. Mamaya natin i-open, pagbubuhay na natin. We have that in, an anti-static plastic right here. Tapos, we have the keyboard itself. Nandito sa foam protection. Silipin natin. Excited din akong buuin to, eh. Okay, nilalapag ko na lang sa lapag lahat ng mga plastic. So, we also have our stand right here. So, talagang pati yung stand, no? Ikaw magkakabit. We also have our rubber feet. Oh, good. Ang ganda naman pala nito. Bira lang kasi ako magbuo ng kit sa stream. So, this is something relatively parang new sa akin. So, we have our gaskets here. Tulungan nyo ako mag-build, guys. Ah. We have our dampeners, our screws inside. Galing, ha? Nakatawa. Then, we also have our guide. As well as another manual right here. So this one is in Chinese. Wala ba tayong translation dyan? Wala tayong translation dito sa isang to. Pero I guess we have that here. Sana. What oh my goodness. So this one is for the functionalities, guys. The shortcuts and all. And for the function rows.
and different parang layer implementation, and the other one is for the build itself. Wala siyang translation, pero mali mo, makaintindi ako ng Chinese. Joke lang. Diyan naman kayo para tulungan ako eh. So, all goods lang. So, before we start, let me just catch up with your comments. Thank you for the 15 stars, D. Jan Carlo. Salamat po sa lahat ng mga nag-send ng stars. Activate nyo. Ay, stars party. Parang na-activate nata yun kanina. Nakakuha tayo ng 265 stars. Thank you. Ano ba? Ayan. Thank you, guys. Backer Music Reveal. Super chill lang. So, sarap mag-work. Actually, ito yung ginamit ko for the Nufi Air 60 video. This is Dreary Summer from Harris Heller. Sabi ni Sir Conrad nag-request siya ng song name. May libre na din PA foam pang mod. Ayun. Iba texture. Okay. Silipin natin mamaya. Ang mouse ko is still the Rectalan Air. Hindi pa rin ako nagpapalit. So, ito na yung keyboard, guys. Magaan siya. Siyempre, wala pang masyadong laman. So, ano ba ang material nito? I guess polycarbonate. Tama ba? Let me just double check. Nagilang plastic. So, I guess, hindi ko sure kung anong plastic eh. Kung polycarbonate ba or ABS. Kung may idea kayo, let me know in the comments below. Hindi pa masyadong familiar between the difference sa polycarbs and ABS. Hindi ko na simulan. Sakto ka lang, ano, Paul? Sakto ka lang sa stream. Nakasan ka pa ba yung ilaw ko? Okay na to. Okay na siguro to. So, ayan. Parts of reveal ang mabilis. Ito yung front side niya. Ito yung kanyang left side. There you go. And then at the back, nasa gitna yung USB Type-C port. At the bottom, this is interesting. Astig yung design na to. And then we also have our parang bottom case. So I guess unahin na siguro natin ang paglagay ng ano, ng rubber feet. Kasi yun yung parang pinakamadaling process eh. Isa-isayin lang natin. Shoutout sa ating 61 viewers. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood tonight. Yan, so kabit na muna natin yung mga rubber feet niya. Or probably do this at the end. Sige na nga, at the end na lang. Parang finishing touches. Gulo ko din mag-decide din. Baklasin na lang muna natin ito. Actually, wala naman siyang kailangan tanggalin na screw. So how do you remove the top? Ayun. Angatin mo lang pala siya. All goods. So here's our top frame. There you go. Lagay ko lang sa tabi. Cool daughter board. Good evening sa'yo, Marlon. Sarap sa ice, parang ice. Yun talaga yung pinili kong kulay eh. Kasi sabi ko parang kakaiba. Hindi pa ako nagkakaroon ng keyboard na ganun yung kulay. So, here's our plate. Anong ano to? Anong material tong plate na to, guys? Ano nga ba material to? Wala kasing nakalagay dito. Ay, ito pala. Meron palang tawag dito. Specifications. Polycarbonate yung plate. Tapos yung bottom shell niya, wala nakalagay kung ano. Wala nakalagay ko ng klaseng plastic yung casing. Pero the plate is polycarbonate plate daw. And then we have our plate foam. Tinitignan ko kasi yung specifications eh. Kinapapatigil ako. And then we have our, ito yung sinasabi na PE foam, pero parang hindi nga siya PE. Polycarbonate plate. Okay. Pero yung ano, yung tawag ito? Yung casing niya, anong klase ng material? Sa mga nakakaalam. Smoke acrylic. Pero ito yung kanyang, hindi siya PE foam eh. Parang ibang klaseng material. Masyado siyang dense for a PE foam. Tapos, ito na yung bottom casing natin with a cute little daughter board at the backside. So, sa plates, parang walang ibang option. Parang ano lang, polycarbonate lang. Kulay lang talaga yung pwede mong pagpilian eh. Ayan. So, tara. Ano bang unang gagawin natin? So, yun lang. So, kung first time mo kagaya ko,
you have to figure out how to understand Chinese right here. Pero ano lang yan, kung maintindihan mo naman yung kahit yung itsura lang niya, magigis mo, baliktad. So ganito siya. So I guess we're gonna put the stabilizers first. Ayun, unahin natin, stabilizers muna tayo. So, ibig sabihin, hindi ko muna i-modify yung stabs, ha. Stock configuration lang muna tayo, saka na ako mag, saka ko na siya gagawing yung ano tawag doon? Micropore mode, para mas mabilis tayo. So, let's add our, ito muna gagawin natin. Lagay tayo ng dampeners. So, sa fa-follow ko lang yung, so, screw-in stab ba siya? Saan yung stabilizers ko? Saan yun? Ah, hindi. Plate mount lang. Ah, hindi. Screw in nga. Ah, hindi. Plate. May bilog kasi kala ko. Screw in. So, kabit muna natin. Okay. Saan yung big butas? Hindi naman siguro sobrang kailangan. Pero, since kasama naman siya sa package, lagay na natin para masulit natin. Okay lang yan. Di na natin Google Translate. I-common sense na lang siguro natin. Diyan naman kayo para mag-check ng ginagawa ko eh. So, umuha muna kayo ng pagkain kasi this will take a very long time. Dahil nga pa ako. Dinner na rin kayo habang nanonood. Go. So, inuuna ko lang yung ano. Dampeners. Parang hindi naman siya ganun ka kalambot. Pero at least hindi diretso sa PCB. Next, we have here. So, may orientation siya kasi dalawa yung butas niya. Isang maliit, isang malaki. So, make sure lang hindi kayo magkamali about that. Madali lang din naman siya ma-figure. Huh? Nakaka-relax kayo yung music, no? Kahit na paulit-ulit lang siya. Oh, yung KBD Light Lason. Yes. What's the stock plate? Polycarbonate daw po. Ano, Pauline? Actually, curious to see if the stock plate already accept screw-ins. Oo nga, no? Parang ano? Ito siya, Sir Mark. Tagay ko yung kamay ko para mag-focus. Basta sabihan nyo agad ako pag may nakita kayo mali sa ginagawa ko, guys. Ah. Tagal-tagal ko na nag-keyboard, no? Hindi pa rin marunong mag-custom build. Hindi kasi ako mahilig, eh. Hindi naman sa hindi mahilig. Probably just I don't have the time. Tama ba? Oh, sheesh. Baliktad. Yun nga sabi ko sa'yo, baliktad, eh. So, baliktad ako dun sa isa. So, may have to lift that up. Sabi sa'yo, magkakamali ka eh. Ingat lang, baka ma-scrape. PCB. This is going to be a pain in the ass para ikat sa YouTube, pero experience pa rin naman yan. Hindi ko na-ikat. Upload ko diretso. Joke lang. Bro Mars, may mali ka, hindi ka pa bumibili ng endgame board. Ay, James, mag-antay ka lang. Kalma ka lang dyan, bro. Pag talaga ako bumili ng endgame keyboard ko. Meron, may plano ako, may kausap na ako. Kausap ko na si Tito Jazz, kalma ka lang. Ayoko sabihin, baka di matuloy eh. Pero may plano akong bilhin. Somewhere around the rainbow. Pero hindi naman siya endgame keyboard eh. Kasi it's just around 20,000. So, hindi naman siya premium. Pero para sa akin, premium na yun. Pero sa iba, wala lang yun. Pichi-pichi lang yun sa iba. Basta ang habol ko, may knob. Of course, may knob. Tapos parang 75% layout pa rin. Okay, nakabit naman natin lahat. All good na tayo for this part. Then, anong susunod? Lalagyan natin yung stabilizers. Again, stock lang muna tayo, guys, ha? Tsaka ako na i-modify probably next stream. Para hindi tayo sobrang magtagal. Kasi maglulub ka pa, diba? And all that. Pero for now,
let's just do the stock configuration muna. Para at least may idea rin kayo ng baseline. Kung di pa kayo marunong mag-modify. There's no such thing as endgame. Ayan. Tingin ko maraming malalason dito once na matapos natin to or sa mga nanonood dito. Tingin ko maraming malalason at malalason dito sa ginagawa natin. If I continue doing this kind of stuff, daming malalason sa inyo. Ang rupok-rupok nyo pa naman, ano? Diba? Ang rupok-rupok nyo pa naman. Sorry. Oh, sheesh! But alam mo, wag ganun. Pero baka babate eh. Hindi pa natin sure yan, bro. Pero, aywan ko. Bahala na si Batman. So, paano nga ba to? Quit-quit ka pa kasi sa keyboard, babalik ka rin naman pala, ano? Eh, hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ko? Sorry. Hindi pala nakikita sa camera. So, I'm just building the stabilizers. And it's pretty easy. Ito yung opening niya. Kailangan mo lang itutok yung dalawang slot. Like so. Para lang sa mga hindi pa nakakaalam. Tapos, shoot mo lang siya. Make sure na pasok siya. Sa may second part. Yan. And then, boom! It became Coco Crunch. Hindi ah. Add to cart. Sorry, hindi ko masyadong mabasa yung mga comments niyo kasi medyo madami din nagko-comment and tumitingin-tingin din ako dito. Pero, yeah. So, syempre, sa malaking butas mo lalagay, hindi, sundin mo pala yung nasa puso mo. Kaya kung may naisip ka, i-add to cart mo na. Ganito ba yan? First time ko makagumamit ng gantong stabilizer. Hindi siya screw-in. Pero, astiga. Pwede kaya yung screw-in sa plate nito. Tama ba? Ganito siya ikakabit. Baka mabasag ko eh. Tama. Ayan. Ganun lang siya kadali. Ah! Screw-in! Tanga ko talaga. Screw mo sa inalim. Bobo. My bad. Kaya nga pala may kasamang ganito. Tama ba? Hindi. Tama ba? Dito ba yun? Para sa stabilizer ba to? Hindi ako sure. Let me know in the comments below. Pero yan yung screw mo siya. Pero yun lang naman kasi yung kasamang screw eh. So I guess, walang screw between the plate and PCB. Oo! Hindi, ano siya? Screw in siya sa ilalim. Ito oh. Kita kasi ah. Ayun oh. Tama ba? Tama di ba? Ayun oh. Wait lang. Oh, screw in siya. Hindi ka na baba. Ang hirap kasi pag sa live eh. Hindi ka makapag-concentrate sa dapat mong gawin. Pero ayun siya. Screw in siya. So guess yung kasamang screw is para dun nga talaga. Oh my goodness. Ayan. Shoutout sa ating 71 viewers. Actually, na-miss ko ngayon mga ganitong... Ay, ito pala yung sa ano? Ito pala yung sa casing, no? Munti ko na magkamit. Okay, chill lang, Marvin. Chill. Kalma ka lang. Para hindi ka magkamali. So, let's use this for the stabilizer. Sino ba yung aking... screw ilalim. Ayun, tama. So hindi na kailangan i-screw yung ano, yung plate tsaka PCB later. Tsaka parang wala rin namang screw hole yung PCB, yung ano, yung PCB sa totoo lang. kung i-common sense mo siya, wala rin ano, screw sa PCB. So I guess talagang sandwich lang siya with a plate. So buuin ko na lang muna yung mga stubs before we screw this in para dire-diretso. Pag nakakita nga ako ng mga ganito, order ako ulit. Kasi parang masaya eh. Alam nyo bakit ako tinatamad kasi bumili ng mga ganito? Kasi hindi ko naman siya gagamitin. I mean, dami ko kasing keyboard, tapos every week iba'y ginagamit ko. Paano nakakatamad talaga bubuo ng keyboard kung knowing the fact na hindi mo naman siya gagamitin as your daily driver. Siguro yung isa sa parang hindi ko motivation.
By the way, the stabilizers are flat. Relatively flat. Ayan, para lang sa idea nyo. At least yung palibot niya, flat. And then wala ding claw, just in case you're wondering. Okay, so alisin ko na. Tabi ko sa gilid para hindi nakaharang sa ating framing. Hoy Kyle, magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagdaan, bro. Saka na ako maglulog. Matamad pa ako ngayon. Madali na naman ito baklasin. Stack muna tayo, stack build. Shoutout sa ating 75 viewers. Sino pala sa inyo yung mga nakagantong keyboard na or mga umorder, nag-aantay din na dumating yung order nila sa mga tinatawag nilang parang ally sa mga nauna na. Kasi wala pa masyadong review tong keyboard na to sa Shopee. Wala pa masyadong mabibili. One of the few ika nga kami. There you go. Bitna natin. Nabuo na natin almost lahat. So, ganito yung orientation niya. So, sisingit mo muna yung claw. Tsaka mo siya i-screw. So, i-screw na natin. Isa-isa. Mali yung aking head. Masyado makapal. Gamit tayo na mas manipis. Or right here. Para hindi ma-lost thread. Wireless po yan, sir. Tama ba? Yep. Ted. Hindi, wired lang siya. Wired. Hot swap wired mechanical keyboard. Wala din siyang Bluetooth module. Wala siyang wireless module. Daughter board lang, pero wala siyang wireless module as far as I know. Yep, wired lang siya. Pero for a custom keyboard, for that price, 2,800. Sabi mo kasi, James, mag-build ako ng keyboard eh. Yan tuloy. Napabuild tuloy ako ng keyboard ulit. I'll probably use another one na ganito. Mas makapal siguro. Kaya ito manipis ha. So, try nga natin itong isa. Baka pwede. Magalaw pa eh. Sige, ito na lang try natin. Pero yan, nakabit ko na yun dito. Double check ko lang. Para sure walang wobble. Okay, goods. Wala eh. Wala akong nakitang washer. Ito kasi yung packaging niya. So, wala siyang washer. Wala siyang kasama. Murang PBT keycaps. XMI. Ayan. Siyempre eh. Gagamitin natin tonight eh. XMI. Wait lang. Umagalaw. Okay. Diba sa price kami ni James? XMI, 2,000 plus lang. Antayin mo yung kay, kay G Cables. Baybayin at least, diba? Pinoy. May heritage ng ating pagka-Pilipino. Ganda ng background music natin. Nakaka-chill. Nakaka-chill ng nerves during live stream kasi nakaka-anxious talaga mag-live. Try nyo mag-live. Good evening, Sir Maros. Good evening din sa'yo, Sir Ivan, ang aking long-time solid supporter talaga. Sa akin, plano ko na keycaps para sa GAS67 ko yung ako ni yun. Waiting na lang ako dumating order ko. Baybayin when... Ito, meron ako dito. Ma'am Jeline, dito sa akin. Na-late ka ba nang dating? Meron dito, ito.
These are the keycaps that we're gonna use by buying Sublegends. Mamaya ko siguro bigay yung detail pag kakabit na natin. I-check ko pa yung notes ko yung binigay sa akin ni Sir Glenn when it comes to availability, group buy, price, and stuff. Later natin i-announce. Para isahan na lang habang nagkakabit ng keycaps. So right now, I'm just struggling to install the stabilizer kasi yung lit na screw. Need to support it here at the back. Okay. Okay na yan. Mukhang may loose thread. Parang mas maganda kung may washer yung yung stabilizer kasi magalaw eh. Teka lang. Skipan ko lang na maayos ito. So, off cam. Ano, di ako magkamali. Sinisikipan ko kasi siya na manual na lang. Para makontrol ko yung torque. Wow, torque. Big word. Para makontrol ko yung tightness niya. Kasi pag minikaniko, pag minator ko, sumasablay. Sumusobra. So just wanna make sure that everything is tight. Para hindi magwawabol yung spacebar. Kaya yung stabilizer. Pero it does wobble eh, kahit na anong gawin mo. Kasi yung isang side is clip lang. And meron pa rin siyang kahit pa paano wobble. Maganda talaga may washer. Para sure ka na hindi siya nagalaw. Umabot pa, kakauwi lang. Ayan. O si Sanyard, kagabi nanood ako sa stream niya. Bye-byein, kulay green naman yung kanya. And then you can also wait for yung kay Sir Jadick and others na napadalan din ng kasi may bye-byein by G Cables. Iba-ibang kulay, iba-ibang colorway, iba-ibang creators. Okay. And I'm lucky enough, sinama ako ni Sir Glenn. Thank you very much. Kahit na noob-noob lang ako dito sa hobby na to. Kita niyo ba yung ginagawa ko? I guess so. Okay, so, minamotor ko siya. And then pagdating sa masikip, minamanual ko na lang. Para hindi mag-lost thread. Just wanna make sure that it's tight enough para hindi magwobble ng sobra. Dapat talaga may washer para sa akin ah. Hindi ko alam ba't din nila sinamahan. So sobra tayo ng dalawang screw, extra screws, just in case na mawala mo, meron extra ng dalawa right here. Put it back inside. So the next step, umabot pa. Good evening. Saan makakabili, XMI? KG Cables. I'll just probably put the link. Pero wala pang available ngayon eh. Basahin ko lang nga. Bigay ko na rin yung info. End of April daw yung susunod na group buy for the round 2. Kasi tapos na yung round 1. Tinatapos lang nila. I-fulfill. Pero end of April yung yung second round for the group buy. Okay, now that we're done with that, gaskets naman ang gagawin natin. Okay. Poron gaskets ang gagamitin natin. Okay, so let's get our top case. Tumulaunahin natin. Susundan ko na yung manual para hindi tayo nanguhula. Isa sa mga kagaya kong bago-bago sa mga gantong klaseng gawain. Make sure to read the manual. Marvs, so Wednesday, bibuild ni Sanyo Matrix with XMI Cadet. Ayun. Sa'yo yung Matrix. Kanina yung Matrix na bubuoyin niya. Shoutout sa ating 73 viewers. Magandang gabi po sa inyo lahat. I love you all. So, tara. Lagyan natin yung gaskets. Isa-isa. The last time na gumawa ako ng gasket build, GMMK Pro pa yun. Tagal na nun. So, how? Ayun. Okay. So, pasok natin siya dito. Hopefully, ma-line up ko na maayos, no?
ko. Siyempre, hindi ko na line up na maayos. Pero pwede na yan for that part. Sablay pa nga. Umpisa pa lang. Mabalik yung gana ko sa ano eh. Keyboard hobby bigla eh. Tumigil kasi ako for a while dahil naumay ako. Pero, we're back. Siguro, ewan ko ba? May mga tao di talaga na ganun eh. Mabilis magsawa sa mga bagay-bagay. Good evening sa'yo, Sir Sanyard. Maganda gabi. Salamat sa kiss last night. Sa kiss sa stream eh, no? Special kiss. Sino ba yung nag-request nun? Loko-loko eh. ASMR? ASMR. Ayan. Isip ako, ay, magpapag-giveaway ka na naman ba ng artisan? I believe nakapag-giveaway ka na ng artisan sa one of my stream, ano eh, James. Hindi ako nagkakamali. Nalimutan ko lang kung anong artisan yung pinamigay mo dati. But, parang meron eh. Ayusin ko lang ha. Sablay-sablay eh. Ito nga, ayusin ko nga ito. Na-OC ako sa tagilid eh. Dali naman pala siya tanggalin. There you go. That's good enough. Good enough. Good enough. Kailangan pala ayusin mo yung kabit. Kasi translucent siya eh. So, in a way, makikita mo kung tagilid. Makikita mo sa labas kung tagilid yung kabit mo. So, kung OC ka, take, take a little bit of time to make sure na pantay. Thanks. Goods. Sa tingin mo, Sir Mars, maganda na ba yung gasket niya or mas better bibili ng aftermarket gasket? Para sa akin, to be honest, parang manipis siya. Kung ikukumpara mo siya sa... Wait lang, let me just check. I have KBD fans dito kasi. Oo. Mas manipis siya kasi compared dito sa D65 eh. Tama ba ako? Ayun o. Kung gusto mo lang naman ng upgrade, that's the difference. This is the D65 gasket. I think ito din yung ginamit ko sa GMMK Pro. Put na lang dito pa rin sa akin. May comparison tayo. At last, salamat din at natanong mo, di ba? At least na-check natin. Alright. Pwede naman siguro i-double gasket. Pero gusto ko muna kasi stock build eh. Well, let's modify this after na lang. Para at least meron tayo parang baseline para sa mga bago lang din. And then, yun. We go from there. Pero tingin ko pwede naman kasi manipis lang siya eh. Tsaka lalagyan mo, hindi mo na ba lalagyan ng gasket yung... Ay, hindi na nga, no? Medyo manipis nga siya, guys. If you're going to ask me if manipis ba siya, oo. Kasi ayun, no? Ito kasi yung platform. Ito yung gasket. So, halos magkadikit lang sila. So, I guess, pwede mo siyang doblein. Kaya lang kasi, baka naman masyadong maging masikip. Mag-squishy. Yes, poron. Poron to nakalagay nga dito sa ano. Nakalagay sa manual, poron gasket. So, manipis siya. Manipis siya ako sa manipis. Mamaya, malalaman natin pag pinindot natin. Pinrest natin after. Sabihin ko sa inyo yung feedback ko. Kung gumagana ba yung gasket or it's still stiff. I guess we'll find that out later. Ay, nagkikilig din naman ako sa mga ganito. Parang gusto ko dalasan pa yung mga ganitong stream. Kasi usually parang ano lang tayo, di ba? Parang pre-built, change keycaps and switches. Medyo nabuburingan na din ako actually sa mga ganun. To be honest with you. Kaya masaya din mag-build ng ganitong keyboard. At least, may natututunan kayo. Kasi, wala. Huburingan din ako pagka keycaps and switches lang ginagawa natin. Kaya minsan nakakatamad mag-stream eh. Pero pag mga ganito na may mga natututunan ka, kayo, ako, yun ang masaya. Sulit ang time natin. Alright, so once we're done with the top plate, we're gonna do that bottom case naman. So again, pina-follow ko lang yung instructions. So this is exactly how you will do it kung gagayahin yung instructions dito sa manual. Inaalis ko lang sa frame kasi ayoko nang may nakaharam.
Ayusin ko nga yung frame ko. I guess we're done with this. Ayusin ko yung mga kalat ko. Alright. Ayusin ko yung mga kalat. Ayoko na magulo yung stream ko. Okay na yan. May konting flex siya sa akin. Hindi ko lang na-tighten yung case. Ah, okay. Hindi mo tinight para at least gumagalaw pa rin. Patambay po. Hello, Sir Neil Enriquez from HubQuad. Maraming salamat sa iyong pagdaan. Hindi ko pa alam kung pwede yung plateless eh. Naglagyan pag... Oh, parang wala eh. Wala. Wala ka sa support pagka nag-plateless ka. Feeling ko din. Tignan natin mamaya yung kung mag-flex yung Faker IE71. Joke time. Talaga ba? Joke time. Parang yung ano, no? Yung TH80. Joke time din yung gasket nun eh. Yung Epo Maker TH80, joke time din eh. Wala rin silbi yung gasket niya kasi tatama lang din sa... Yung plate kasi tatama sa sides eh. So more on sound isolation lang I guess between the plate and the casing. Pero for the flexing benefit, wala masyado. Eh, hindi ko ma-straight. Ilan na viewers natin? 76! Stay put lang kayo dyan. Andiyan pa rin pala kayo. Hindi masyado huwaba ba. Shoutout sa inyo guys. Sino dito makakarating lang? Taas ang kamay. Para kung maraming kararating lang, explain ko yung mechanics ng giveaway natin. Just in case lang na hindi nyo pa alam. Dalawa ang mananalo. Isang top fan tsaka isang regular viewer. Top fan ang mapapanalunan ay yung MSI gaming merch, and then yung hindi top fan, yung regular lang na viewer, Hydrate Spark top na smart battle. Yung ano, Jelly Epoch. Joke lang, wala na pala, tapos na pala yung group buy. Yun talaga, pagka finlex mo talaga yun, para kang nasa ulap. So may mga extra siya, I think, na may iwan. Sobra na gasket. Ay, kailangan ko rin pala lagyan tong ano, Lotto Bird. Hindi napansin nyo na. Hindi nakita ko. So meron siyang at least dalawa na extra. In case you messed up. So hindi mo siya madodouble gasket kung wala kang extra gasket. Gets nyo? Kailangan nyo talaga mag-aftermarket if you're planning to do double casket with this. And hindi ko magagawa yung double kasi ano, masyadong maging makapal na kasi makapal yung D65 eh. Tedious, no? Ang maganda lang dito, at least hindi na natin kailangan magano. Hindi natin kailangan mag solder. Sir, good day po. Ask ko lang po, ano po kaya pinakamura na gasket mounted and aluminum case? Aluminum case? Hindi ako sure eh. Hindi ako masyadong kasi familiar sa mga custom builds talaga. Gasket mount. Try mo yung sa mga ako na aluminum. Yung mga gasket mount din sila eh. Wag yan. Bakit naman? Ayaw mo ba nun? Bili ka aftermarket. Magkano na ba yun? 40? Jelly Epoch? Ayan, we're done with the gasket. So, may natira tayong apat sa maliit, dalawa sa manakapal. The next up ay kakabit natin yung... So, nakakabit naman siya. So, no need to do that. Pero, ang next step daw is ikabit to eh. Napakabit na siya. Ano nang susunod natin? I guess we're gonna attach the ano na, PCB. Hindi ko nagkakamali. Oh my goodness, nalimutan ko ata to. Tara ba? Oo nga, nalimutan ko to ilagay. Ay, hindi, pwede pa lang dito. Kinabahan ako ng konti. Tama ba? Mali ako? Oo nga. Nalimutan ko ilagay ito, di ba? Tama ba? Oo nga. I forgot. Pero meron tayong shortcut dyan. Tama ba? Tama ba? Nalimutan ko yung ano, yung foam. I guess so. Dito yan eh. Nalimutan ko. Nagaling ko na lang yung ano. Mamagicin natin.
Gupitin mo na lang yung may stubs. Same na nangyari sa akin kapon. Di ko na lang nilagay. Nag-antay kasi ako sa PA phone. Oo nga, ano nalimutan ko? Sabi ko na ba, lagi akong may nalimutan eh. I can probably cut this part, no? Tama, pwede. I can do that. Dahil I'm crazy. Sabi ko na ba, may malilimutan ako lagi sa stream. I should just remove this. Huwag akong tama rin, no? Ito na lang. Let's go. Dito natin na gawin. Wait lang ha. Let me just get my platform. Wait lang. Eh, kasi tulok. Sama ko yun sa review ko. Huwag niyong kalimutan natanggalin yung part na yun, kundi GG. Okay? Pero madali naman siya magawa ng paraan. Not a catastrophic failure naman. Okay, nagawa ko na ng paraan. So, shoot natin. Maligtad. There you go. Shoot mo lang ito dito sa ilalim. Like so. Shoot mo lang na ganyan. O, diba? Panis. Next time, tumingin sa paligid. Para hindi, wala kang malimutan. Goods. Realize yun. Tama. There you go. And then, let's put it here. Para kang nagle-lego eh, no? Got it. Oo nga. Kasi hindi mo, kasi ano siya, wala siyang space para maging parang isang buo. Nasagot na nila after ko na-build. Ayan. All goods lang. Part of the learning process naman yan. So this one, kung makikita nyo, wala talagang screw in between. So, kakabitan mo na lang sa switches. Oh, by the way! I almost forgot. Yung switches na gagamitin natin is the... Matagal ko na dapat ginamit, guys. The Techware... Something. So, for the switches, we're gonna use the Techware Pearl Salmon. Yan. Ito yung napili ko kasi sa mga switches ni Techware. So, this is what we're going to use. Alright. For this build. So, I guess... Pwede ko na siyang ikabit dito, no? Tapos ilalapag na lang natin later. Ilalapag na lang natin later sa bottom case. Tama ba? If I'm not mistaken. I don't need to add it later. Ngayon na pwede. Walang foam sa ilalim ng PCB. Yun nga din iniisip ko kanina bakit wala eh. Walang kasamang foam. So, kailangan mo magdagdag kung gusto mo. So, good evening sa'yo, MC. Salamat sa pagdaan. Tanong ko lang, magkano yung mga ganyang keyboard? 2,800 siya sa website ng Shopee. Uy, ganda ng kulay talaga. Salmon. So, this is just stock, ah. Stock ng Techware Pearl Salmon. Tagal ko na itong balak gamitin, kaya lang wala akong keyboard na paggagamitan, eh. So, finally, we have the opportunity to use it on a build. So, north facing pa rin siya. Ayusin ko lang yung ano. Hindi pantay. Sub ko lang. There you go. Para swak. Hindi pantay sa taas. There you go. Pwede yan. Techware Salmon. So, yung plate lang ang nagsusupport sa magkabilang dulo. Let's do the corners first para mayroon tayong structural integrity. Wow. Structural integrity. Yarn.
sound test for the switches? Yes, later. We'll do that. We're gonna do that. Sakto, bala ko bumili ng GA yun. Malason ka na wa ng Panginoon ng mga mambubudol. Hindi ako yun. Ayan. So, I guess we can connect this sa ano na. Hindi, lagay ko muna yung gitna. Para mas madaling kabit. Lagay na natin sa PCB. Ah, dito pala, sa bottom piece. Para kahit pa paano. Ay, hindi. Hindi pala magandang idea yon, kasi magkakaroon ng flexing. So, we need to build this outside. Mas may support pala siya pag we do this way. Diba? May support ng table. I'ma buy this as a gift for my non-keyboard enthusiast. Ayun. Pagka nabilan mo na siya, meron ka ng green light to buy. Kasi pag na-realize, ay, ganda nga nito, no? Sige, love. Bili ka na ng, ano, mas maganda pa. Tapos, siya pa yung naging hobbyist kaysa sa'yo. Siya pa yung talagang lalong na-addict. Oh, switches and stub sound test muna please. And mahirap eh kasi na tawag ito. Hindi siya konektado sa keyboard eh. Later na lang. Nag-wobble lang din kasi siya eh. Yes, mas maganda ilagay yung switches kasi walang support. Oo. Mag-aano lang siya. Delikado kasi sobrang mag-flex lang siya. Simpleng palasan advice. Ah, syempre. Kailangan natin that we have to get our brothers back para mas lalo silang makapag-enjoy sa hobby. Thank you for the 75 stars, Michael Anthony Nunez Bravo. These are Techwear Pearl Salmon. Nandiyan pa ba si James? Sabihin mo kay Sir Jackson, ginagagamit ko na yung Techwear Pearl. Finally. Ang ganda ng kulay nito pagka natapos. Gray mo, orange. We have light blue. And then the casing is purple. Stig. Ano siya tawag doon? Pastel colors ba? Pwede ba tawagin ng sakit sa kamay? Pastel colors. Are these stock stubs or hindi pa ako nag-mod. I'll do it later siguro. Gusto ko lang muna ma-experience yung stock configuration niya para sa mga tao rin na first time magbi-build. And then later on, re-record ko muna kasi yung stock. Re-record ko yung stock configuration pati pala. Tapos pag na-mod, record ko ulit yung modified for the video na gagawin natin sa YouTube. Usually ganun naman ginagawa ko. Stock lang muna and then modification follow-up video. Yes, this is tactile. Maganda yung pagka-tactile niya. And siguro nalasod lang talaga ako sa kulay pati, orange kasi. Uy, shoutout sa 89 viewers natin. 89 pala tayo, ah. Abot kaya tayo 100. Kaka-join ko lang, how was the kit, sir? Madaling maintindihan, kahit na Chinese yung instructions, maiintindihan mo naman just by the illustrations eh. Huwag ka lang talagang, wala kang distractions, pwede ka magkamali, gaya ko kanina, nagkamali ako, hindi ko nalagay agad yung switch pad. Hindi ko lang alam kung anong material tong switch pad eh, pero definitely this is not PE foam. Iba yung texture niya eh, or maybe if it is PE foam, hindi siya yung mga kagaya na ginagamit natin na usual na PE na nakikita mo sa mga packaging. Abot kaya ng switches ko? I think so, dapat. Anong switch to? Pearl Salmon Techwear. Lagay mo na din keycaps, sir. Hirap lalagyan na pagbagong keycaps na gagamitin. Ah, sige. Ah, kasi nga. Same concept lang, no? Kasi matigas siya. Sure, why not, bro? Salamat sa tip. Buti na lang, 4 extra keycaps lang change ko. Sa pagkabit. Sir Marvis, what switches po yan? Also, ano po yung mechanics for the giveaway? These are, again, Techwear Salmon. Ang mechanics for the giveaway, dyan sa pin comments. Check mo na lang. Pasensya na pala kung medyo tatlong page yung kailangan yung i-like. Ha? Siyempre, kailangan natin magpasalamat kay GK Balls, kay Digital Walker, and MSI Gaming for our
giveaway products. Kay Digital Walker, Hydrate Spark Tap para sa local or local para sa regular viewer, and then for the MSI merch, t-shirt, bag, lanyard, and cap para naman sa top fan. Yung top fan, kailangan nanonood kayo kasi hindi ko pala pwedeng i-grab lahat ng top fan. Sobrang dami pala. Na-realize ko lang, chinik ko kanina. Hindi ko pala pwedeng i-manual. So, kailangan nandito ka na lang para comment picker na lang gagamitin ko. So, pag lobas yung pangalan mo at may top fan, kaya ko panalo. Pag hindi, pag walang top fan, hindi ka panalo dun sa isa. So, ayun. Ganun lang kasimple. Basta kailangan nanonood ka. These are tactile. Okay. Nice giveaway for top fans. Yep. Okay, mag-alala. Marami kasi pinadala si MSI. Eh. So, after this, marami pa tayong pag-giveaway. Actually, lalagpas pa ng first week ng May. Eh. Dami pa nandito. I will give away all of those products until supply lasts. Okay, in different content natin siya gagamitin. Hindi ko rin expect na madaming brand na magpapatala. Super, super generous. So, masakit lang sa kamay talaga, saksak yung switch nito. Parang gusto ko tuloy mag-order ng IK75 Faker. Siguro gawin ko buy and sell na lang. No? Paggawa ng content, ibenta ko kung hindi ko gagamitin. Para at least may funds ako to buy another one. Para mas madalas tayo gumawa ng ganitong content. What do you think? It's either buy and sell or buy giveaway. Then buy again. Pero kawawa naman ako. puro gastos na ako. Tsaka marami pa tayong pag-giveaway. Aray, sakit. Crunchy every pasok. Masakit nga. Tech viral kick-up lang habol ko. Ayan, si Ivan. Liberated. Okay, konti na lang. So, lalagyan na rin daw natin yung keycaps, guys. Kasi mahirap din ilagay later yung keycaps kasi ano nga, malambot. So, follow natin yung advice na yun. Sakit ah. Ang galing noon, dito yung switch. Ngayon lang ako nakikounter na ganito. Dito yung switch ng keyboard. Narealize ko lang kasi siya dito eh. Napatingin ako, ito pala yung switch niya. Ang galing ng design na yun, oh. Ganon din ba sa KBD? Hindi ko kasi alam eh. Hindi pa ako nakatry ng KBD. Ang galing nun, ah. Fairness. So, this supports a 3-pin and 5-pin pala, by the way. Ah, sakit. Solid. Ano daw? NT75 sir, solid din, sir. Crunchy every pasok. Tapos, pangalan ng build. Kaki. Sarap sa feeling magpasok na lahat ng series, no? Let's go, IK75 users. Tapos gawin mo yung True Gasket mod ni YBBK. After mo siya i-mod later, sir, mabis yung stock stops, i-mod more after market stops, i-mod mo, sir. Ano? Ah! Yun lang, di ko pa sure kung mag-aftermarket ako or no. Possibly, kung mag-mod ako, baka mag-aftermarket. Pero, gusto ko din i-try i-mod to eh, para at least magkaroon ako ng idea. Pero for now, stock muna tayo. Sige, ikabit na rin natin yung ano, yung keycaps. O tara, para makita nyo na rin yung XMI buy-buy-in from G-Cables. So, here's our plate PCB and foam combo. So, ayan na siya, guys. Looks like nagawa ko naman ng tama. Ayan, all goods. So, let's check out the keycaps. Madali lang pala siyang i-build, though. Once na-start mo na siya, madali na rin siya i-figure out after. So, here are the keycaps. I'll just probably put the keycaps here sa taas. Para mas madali i-figure out. Yes, Alpha Control. Alpha Micro Control. Parang ganun. Something similar. Natatakot ako lagi kapag ganyan yung tunog pag baka masira ba. So, let's do the keycaps installation. Where's my keyboard? I need my keyboard for reference. Dahil di ko pa rin kabisado ang keyboard, ang layout ng keyboard. Alright, so we have here the XMI Baybayin keycaps. All goods. Kabit natin. Luwag na ng, ano natin, no, ng setup natin. Wait lang.
Okay, so we're not gonna need the function rows. Ito pala, may pa. So we're not gonna need this. Where do we start? Saan na kayo? XMI yan. Woo, yes. Mount na yan. Ayan. Tagi mo na si, ano, si Tito Glenn kung nandiyan pa siya para makita niya lang. Gusto niya lang. Kung interesado lang siya. Glenn ZXZVB. Ayan. Uy, sino yan? Uy, hey Rose. Salamat sa 30 stars. Thank you very much. Magandang gabi sa'yo and thank you for dropping by sa ating chill stream. Hopefully, kayo ay na-entertain or at least na-inform. Kung di man kayo na-entertain, at least may kahit pa paano may natututunan kayo gaya ko. So, this one. Ay, wala pa. Nairinig nyo na. Ganda lang ang quality ng print. So, this one is number 9. Kulay blue. Ah, ito pala, by the way, napag-usapan namin ni Sir Glenn of G-Cables. Itong kulay blue na XMI, babaya na nasa akin. Ano lang, temporary lang. Kasi ang unang dapat papadala niya sa akin is yung, ano, orange. Kaya lang di pa available right now. So, once na dumating yung orange, guess what? Hulaan nyo, pag dumating yung orange, ano mangyayari sa blue? Hulaan nyo kung anong gagawin ko sa blue. Pag dumating na yung orange, yung pala baliktad. Anong gagawin ko sa blue pag dumating na yung orange? Let me know in the comments below or sa chat. Tingnan natin kung mahulaan nyo. Anong gagawin ko sa blue na yan? Pag dumating na yung orange ko. Kasi syempre, orange yung signature color natin eh. Ah! Alam nyo na yan! Matik yan, mga sir. Bait naman si Sir Glenn eh. Yun ang sabi niya sa akin. Pag dumating yung orange, pwede natin ipa, ano yung blue. Ipapaano yung blue. Di ba? Solid. BB. Sinong na-excite? Sinong na-excite? Ako. Tayin lang natin yung orange, guys. Ang ganda sana nun dito, no? Perfect na perfect sana yun dito sa Techware Pearl Salmon natin. Yung orange na baybayin. Pero regardless, ang ganda ng color combination natin dito. Talagang ano siya. Pastel colorway. De, papag-giveaway natin yung ano. Papag-giveaway daw tong blue. Once na dumating yung orange. O, diba? Ganun kabait si G-Cables. Pa-pick up sa angkas. Bagay na bagay dito yun. Sakali. IOP. Ganda nga ng kulay eh. Parang ano siya eh. Kahit magkakaiba sila ng kulay, parang pasok pa rin sila sa isa't isa. Parang may mali ako dito. Tama. Ito mali ito. Antigas. Where's my keycap holder? Do they also sell the keycap? Yes, si Glenn, si Sir Glenn of G-Cables. They're going to sell these keycaps on group buy, I think. Or di ko alam kung group buy or stock. Pero April, last week ng April, yung parang round 2 ng group buy for the XMI buy-buyin. And nabasa ko parang may mga additional design sila. Kasi tapos na yung round doon eh. Parang pinufulfill na lang nila. So round 2 is coming ahead. Abangan nyo. Lalo na't nakita nyo na yung quality ng keycaps dito. Or at least how they look. Mamaya, pagka natapos na natin, makita nyo yung kabuuan na itsura nya. Nakaka-relax mag-stream ng ano eh. Build lang eh. Chill lang. Oops. So tama nga yung input na mas maganda magkabit ng keycaps. Habang di mo pa nilalagay sa keyboard kasi mas mahirap yun. May extra B. Okay. Solid sub-legends ng XMI. Oo nga eh. Ayan, bigyan ko kayo ng closer look. Hold on. Ayan.
Just to give you guys a little bit of hint about the quality. So mamaya mag-sound test tayo. Tingnan natin kung ano yung tunog niya with the rest of the keyboard. Cherry Profile lang ba maging avail? As far as I know, yun lang ang available for now. 2x2. I-insert. L. Dito siya. Solid nga, hindi ako sumakay sa XMI Hypertane. Buti na lang may R2. Ayan. Bilis nga eh, no? Yung sa XMI, yung sa ibang store. Naubos din yung ibang mga ano eh. Buti ka mo, hindi pa ako bumili. Kasi papadalan pala ako ni Sir Glenn. Kasi bala kong bumili nun eh. Yung kulay orange na Hindu ba yun? Or Russian? Eh, hindi pa ako masyadong convinced. Kasi nga, hindi naman siya... Hindi ko naman trip yung sub-legend na hindi ko maintindihan. Although, hindi ko rin naiintindihan yung baybayan. Pero at least, di ba, may pagka-Pilipino pa rin. Pero kung Russian and Hindu, parang wala lang. Hindi ko lang trip. ZX. Same question po. Ano yung question? May keycap interference? Wala naman. Parang wala naman akong na-encounter. Kahit na north-facing siya, no? So far, wala pa naman akong napapansin na interference. Saan ba prominent yon na rows para ma-check natin? May specific row ba na apektado ng ganung issue? Kasi never pa ako naka-encounter ng ganun eh. Ayun, if long stem siya, no interference sa cherry pag... Ayun. Nalimutan ko kung gano'ng kahaba yung stem na to, pero na-unbox ko to or nabuksan ko to dati. Yung ano, yung techware salmon. Si Sir GK mas XMI 2x2 baka naman. Ah, sa ASDF. Okay. Parang wala naman. So far. ASDF. Saan pala pwedeng makabili ng 2x2? May OEM din ba yun? Ayan si James. Madaming alam sa 2x2 yan. Addict sa 2x2 yan eh. Tsaka sa 4x4. Pati 4x4 yan. Adik yan si James sa 2x2. Keyboard mo na puro 2x2 and 4x4. Makapag-type ka pa ba? I'll use this keyboard for a while. Sayang kasi wired lang, no? Ganda sana kung wireless din eh. Pero syempre, given the price, hindi naman na tayo makakareklamo dun. So we're gonna have to look for our modifier. Ito na lang gamitin natin. Saan pala pwede makabili? Ay pala, natanong na pala. Shoutout sa ating 88 viewers. Magandang lalaki kayong lahat, babae kayong lahat. Yung mga drama sa radyo, oo, no? Nung mga unang panahon, yung talagang may mga sound effects talaga ng mga paanang kabayo. Kasi yung aking mga paanang kabayo and other stuff. Alright, let's do this. I need to find the enter key. Ba-ba-ba-bam. Oops. Ilipat ko dito yung mga hindi ko kailangan sa gilid. I don't need this. Page up. Ito ba ang kailangan natin? Let's try. Pwede. Page now. I don't think this one. Okay. What else do we need? Windows key. Stick ng Windows key. Talagang ano. Old school. Build habang nanonood na ang iba sa YouTube. Twitch na na-build din ang keyboard. Dati pinaalala ko, nagbi-build din ako ng keyboard or naglulub ako ng switches habang nakikinig din sa stream ni Taiha. I remember that part of the journey. Kikinig din ako sa stream niya habang nagbi-build ng keyboard. Ah, habang naglulub pala. So, I'm just trying to figure out the correct height for this. Tayo magkamali sa presentation.
another Windows key. We don't need that. Insert, we don't need that. Escape. Oh yeah, escape, we need that. Ada? Ano pa ba nandito? Nag-i-build habang nanonood ng build stream. Astig. Delete key. Is this the one that we need? Yep. Pwede. Pwede. Mamaya, pag-isipan natin ito yung iba dyan. Pero, for now. Yung less than sign na key ka po nakalimutan nyo. Less than. Less than. Ah, ito. O nga, no? Asan na yun? Tumakas na. Tumakas na, bro. Magtago na. Dapat andito lang yun sa paligid, ah. Ayun, ito. Tumakas na. Tsaka ito pa. I think ito yan. Ayan. Thank you. Where did you get the keycaps? This is from GK Balls. Will be available via group buy sa round 2. End of April daw ang estimated time ng pagiging available niya. Okay. So, tinitingnan ko kasi kung ano yung mag-match. Ito, I think this one matches that. So, we have our alt here. Ito ba yung alt na kailangan natin? Hindi. And FN key. I guess this one. There you go. Uy, may ISO. Enter. So, sa mga interesado, meron tayong ISO enter key here. Just in case na ikaw yung mga tao na mahilig sa ISO layout. Oops, mali. Taas-taas. That is for the tab. Dito ba yan? I think so. And then we have our control. Masyado mahaba. Masyado malaki. Ito, arrow keys. Alt. Delete. Meron na tayong delete key. Pero tabi ko lang. Kailangan ko yun later. Scroll up. We don't need that. Shift key. Yay! 1.5? Meron ba siyang legend sa likod? Ayun, 1.75. So, it has legend sa likod ng keycap, just in case you're wondering. So, nakalagay dito R1, 1.75. Cool. Yep. Yun, techwear or taxi pearl salmon. Magandang gabi sa'yo, Sir Jose. A.K.A. Pusakal. Isa. Control key pala yung isa. O yung nag-ano lang. Anong gagamitin natin ito? Hindi pala yan. Mali. Ano to eh? Hindi pala ito arrow key. Shift yan na 1U. Tama ba? Ito pala yung arrow keys. Jeez! Okay. This one. And the other arrow keys. Where are you, bro? There you go. Then I need my little control. There you go. Oh, hindi pala ito. Mahabang control pala ang kailangan natin. Ito ba? Hindi, no? Mas mixy pa dapat dito. Hanapin natin later. Ito. Tama ba? I guess. Pero ito mali itong FN natin. Masyadong maliit. Need to find another one. Oops. Kailangan ko ng caps lock. Nakalagay? 1.24 yata ng FN. Oh, yun nga. 1.25 naman. I just need to find it eh. Here, sa mga keycaps. Sana meron. Pag wala, gamit ako ng iba. Wala ba? If ever, naduduling lang ako siguro. Baka hindi ko makita dito. Ito ba? Hindi, masyado mahaba. At control sa right side. Tama ba? Pwede naman natin makita yan kung papasok to. Yes! Nandudugas eh.
Hinahanap ko yung function row, ay yung function something. Kumakita. Wala ata. I'll probably use another key. Pero wala akong makitang function for that part. Pero ito, kailangan natin lagay muna ito dito. So, ibang kulay nito. Wala bang ganito para that, para dun? Iba yung kulay nito eh. Pindot ko. Nawala yung wake up ko. Yung menu key gamit ko as FN1. Ah, menu key. Okay, thank you, thank you, thank you. Let me just find that. Dito lang yun eh. Ito, ito, ito. Thank you, Sir Jeremy. Ayan. Pwede na yan. And of course, ating spacebar. Pero nahanap ko pa yung caps lock. Isa pa yung problem ko eh sa caps lock. Pwede ba to? Can we use this? Tama ba? Pwede ba to? I guess so. Ayan. So we need the control and spacebar. I need my control. Like so. Yay! All goods. Alright. Likpit muna tayo. Alright. All goods. All goods in the hoods. Hindi rin siya gagalaw. Yes! Sobrang satisfying pag nakita mo na kompleto. Okay, ligpit muna ako guys, ha? Para malinis yung table natin before we finally complete the build. Ganda ng kulay. Parang ano lang siya. Subtle lang, kanyang colorway. Parang old school na with a touch of history. Sa baybayan keycaps and a little bit of color sa blue, 'di ba? So, solid spacebar nila, no warping. Buti lang boy yung salmon for cherry. Oo nga, yun yung sinabi nila kanina. Buti na lang nasakto. Hindi ko naman siya pinlano, pero buti na lang na nasakto na ang ginamit nating switch ay Techware Salmon. Kinukuha ko lang yung mga modifier kasi it should be a different bag. Pwede sila magsama-sama. Mas madali ko ma-figure out. I'll probably put this on a JTK keycap. O yung binigay sa akin ni Zion Studios dati na talagyanan ng keycaps. Wala pa laman yun eh. So finally I have something to put in there. Hindi ko na kailangan ito. Vintage. Ayun. Ang ganda ng keycaps. Yes. Ano sabihin ko? I'm actually not an avid fan of this colorway kasi hindi naman ako gumagamit ito dati. Pero na-try ko. I like it. Yon! Si Sir Glenn nandito na, di ba? So, sabi ni Glenn, ni G-Cables, this will be available via the round through. This will be available via round 2 group buy. Shoutout sa ating 92 viewers. Paabutin nyo naman ng 100 para everybody happy. Pero yun nga, this will be available around 2 at the end of the April. May date ka na ba, Tito Glenn? Baka meron ka ng date dyan. Share natin. So let's finally install that. O, konti na lang pala gagawin natin. So ayan na, papakita ko lang muna para yung kabuuan ng ating keyboard just to give you guys a closer look. So, Techware Salmon, Pearl Salmon, ito yung ating XMI baybayin set of keycaps, cherry profile, ganda ng kulay. Mm-hmm. Nasaan na yung ano? Ayun, dito pala, naduduling ako, dito pala sa kabila, ayun, kinabuhan ako ng konti. So, kabit lang natin, kita niyo ba ginagawa ko? Okay, cool. Mess it up. Wait lang, ayaw ko magat. Wala kasi ang kuko eh. Yun, pasok. Alright. Siguro if anything, kailangan kung meron kang extra EVA foam, you can put something here kasi medyo
hollow space pa siya eh. I have EVA foam pero sabi ko nga, gusto ko muna i-record yung ano, yung stock sound configuration, so I'll probably add that after na lang. So here's our build. Okay, silipin natin. Kung interesado kayo sa flex before I put the top cover, kahit pa paano meron naman. Here, let me show you side by side, sa side view. Kahit pa paano meron naman siya. Okay, tara, kabit na natin yung top housing. There you go. Oh my goodness. Nice. Ganda ng kulay. Parang bumagay pa nga sa purple yung blue natin eh. Pagka-blue natin ano. Teka lang, let me just check your comments. Baka hindi na ako na... Malaki chance April 30. Ayun, ayun pala. We need bye-bye in accents. Malinaw, Sir Marv. Sarap. Ang ganda ng may keyboard. Pwede i-build sa Star Wars sticks. Oh, malinaw. Pero buuin muna natin na before we do the parang parts overview and sound test. Okay? Tapusin na lang muna natin. Saan yung ating screws? So, Allen yata yung screw nito. Okay lang. Ah, hindi. Kala ko Allen kasi ganito, pero hindi. Ano lang siya. Saan yung isa pong screwdriver na mas maliit? So, hindi ko masyadong sisikipan ha, kasi baka mabasag eh. Natulungan ko ng electronic screwdriver, pero not so much. Just a little bit. Oop! Wait lang. Mas maganda yata manualin ko na lang. Para mas safe. Okay, so I'll just secure it ng corners before natin skipan para sure tayo na aligned lahat. Okay. Naalala ko dati, alam nyo ba kasi dati ano ako eh. Ano to? Dati kasi bench engineer ako sa HP. Nag-repair ng laptop. Naalala ko dati, oh, nung nag-repair ako. Nagkaroon ng pimples na sobrang ko yung ano, yung sikip sa likod ng laptop. Pagbukas ko dun sa top cover ng laptop, oh. May pimple eh. May umbok. Wait lang ah. Ayos. Kaya nyo pumasok ng maayos. I'll probably use another ano na lang. Hindi ko nagagamitin yung ano ko dyan. I'll probably use a different screwdriver. Very simple. Ito gamitin natin guys para mas safe tayo. Perfect. Hindi ko ma-advise gamitin yung ano dito. Baka kasi mabiyak. Careful lang tayo kasi fragile ang plastic. Pero maganda din yung jade color nito. Baka Allen Bolt Series. Hindi naman. Mas bagay bye-bye in purple eczema dyan. Uy. May narinig ako. Uy, sala. Uy. Oo nga, no. 100 viewers. Thank you. Ayan, oh. Happy na ako. Nakaabot tayo 100 tonight. Thank you. Thank you, Sir Conrad. Di ko napansin kung di ka nag-send ng stars. Thank you, guys. Salamat. So, you have the option to tighten or not. Depende sa trip. Ngayon, gusto ko tong accent na to, no? Na-appreciate ko yung design na yan. Parang, alam, mix... Makes it a little bit different. So, hindi ko muna sinisikipan ha. Just wanna make sure everything aligns properly. Bago natin tuloy ang sikipan later. So, build experience, masasabi ko, as a considering myself na beginner pa rin, madali lang siya maintindihan. Madali lang siya gawin. So, kung bago ka, don't be intimidated. Kayang-kaya mo yung buuin. Tingin ko kaya ko itong buuin in less than an hour kung di ako nagla-live. Napanakulang ko. Sobra ng dalawa as usual. So, sobra din ng dalawa yung screw kagaya nung sa stubs kanina. Sobra din. So, skipan na natin.
ako niyon for me, gasgas na niyon, medyo nga. Ano pa bang ibang pwedeng pick up for this? So as long as di na umaangat yung top plate, I'll stop na sa pagsikip. Ayan. Although malaki pa rin naman yung parang ano mo, malaki pa naman yung allowance mo for screwing. Ayan, as long as di na siya umaangat, I'm good with that. Ito umaangat pa. So tigil tayo, tigilan pa natin ito ng sikip. Maangat pa rin. Kita mo nyo ba? Sorry. Kasi pag hindi mo to na secure na maayos, baka naman magkaroon ng problema sa sound test. Gets mo? Magkaroon ng unwanted rattle sound pagka maangat pa rin siya. Goods na tayo dyan. Goods na tayo dyan. Dito pa. So I don't recommend ano using the wow stick dito kasi kailangan mo siyang carefully na i-screw. Kailangan mo i-controlin yung torque mo. Diyan sa sticker yung link sa software. Ah, dito. Okay. Okay, sanay na ako sa mga ganyan ano, Christian. Kasi when I was reviewing Skylong keyboards, lagi naman na de-detect din ng ano yun eh, ng Windows Defender. Ewan ko, pati yung sa Tom 680 din dati, parang skeptical ako, diba? Pero, okay naman. Hindi pa naman ako na hack sa mga keyboard softwares. Kasi usually sa Banggood, when I was still reviewing keyboards from Banggood, sa Google Drive nga lang yung link ng softwares nila eh. So ito malaki pa yung space. Angat pa eh. Ayan na. So this is just an example kung masikip yung pag-screw mo, malalaman natin mamaya kung mag-flex pa rin ba siya. Okay. Ta-timelapse ko na lang siguro to sa video after. Upload ko to sa YouTube eh. Alam niyo naman na yan. Sakit sa kamay mag ayan, mukhang okay na yan. About this part, ito malubog na malubog pa. May ma-recommend kayo na 96 layout aside from Kicker and Skylung? Ayun nga, i-recommend ko pa sana yung Skylung na GK96, no? Ipo maker kasi ganun din naman eh, may 96 ipo maker pero basically the same as ano, Skylung. Kasi si Ipo Maker naman, yung ibang keyboard nila from Ako and ano din eh, Skylung. Pero nag-design sila ng mga bago. Parang gumagawa na sila ng iteration, own versions nila ng mga keyboard. Sorry, final ano na tayo. Final secure na lang ng screw. I think okay na to. As long as hindi na siya nag-rattle or nagagalaw, okay na yun. Para hindi maka-apekto sa sound test. Alright! Final gagawin natin is magkakabit tayo ng rubber feet and the stand. And then we're Gucci na for this keyboard. Ganda rin ang kulay niya. Quick preview lang. Plug. Let's put the rubber feet. May flex pa. Ikabit muna natin yung rubber feet and then let's try it out. Yun lang. Hindi ko alam kung ano. Kung alin dito. Probably. Kasi iba pala yung ano niya. Para sa rubber, ano pala to? Para sa rubber tip. Sa stand. Tama. Pwede na figure out ko agad. Okay. So,
So this one, guys, is for the corners, and this one is for the stand. Okay. Nagapunan na ba ako? Ba't ako nagugutom? Ano ba nagapunan na ako? Ayan, dami ng ano. Maglasonan kayo dyan. Shoutout sa ating 103 viewers. Magandang gabi sa inyo, guys. Hopefully, kayo ay nag-enjoy or at least na-entertain or at least na-informed. Ayan. Yan lang naman mga goals natin. Every chill stream. Okay. And then, of course, ito, pagkakaalam ko dito, kabit muna natin yung rubber feet. Madali lang siyang gawin, guys. Totoo lang. Hindi kayo mahihirapan i-build to. Kahit na newbie pa kayo. Yan, pasok. Para siyang eraser. Kita niyo ba? Bam! Para siyang eraser. Good evening sa'yo, Jerome Villanueva. Di ko kasi nilagay sa akin at U40 switch gamit ko iba sounds. Yung switch pa for the on and off and wired mode? Di ko pa nga din actually alam eh. Malalaman natin later. Nag-iisipan ko harin ko para saan yun. So this one, all you have to do for this, kalis ko lang to. Pipinch mo lang siya. Should pretty much snap in place. Like so. Very nice. The same goes with the other side. Pasok mo yung isa. Uy! Lumipad! Gagstip. Buhay pa. Wapalag pa. And there you have it, guys. Woohoo! Ito, kailangan mo lang talaga lagyan ng ano to, ng foam. Finally done! Wapalag pa yung rubber stand. Kasi pang tumakas eh. Okay. Alright, so let's do a quick parts overview lang. So here's our final build, guys. This is the... Wait lang. Open ko lang yung Shopee ko. Natin ko madedetect siya. Sana madetect. Nakakabit ba? Ito muna gamitin ko, Nufi. Open ko lang yung Shopee ko. Gusto ko makita yung info ng product eh. Shopee. Ayan. Okay, so let's do this. Alright, so right here we have the finished build. So this is the... Wait, let me open. Ayan, so... Alright, so right here we have the finished build for the WayCav CIY GAS67 gasket custom mechanical keyboard. So nakuha ko siya sa Shopee for $2,899. So the switches that we use for this is the... Ah, wait lang. I-recap ko na din pala. Pero mamaya na. I-check muna natin. Mamaya na ako mag-recap. Narito na naman ako. So ito yung build natin, guys, no? Yan sa side niya. Kita yung ibang gaskets. There you go. Tapos yung flex, kung mga nagtatanong about the flex, 103 viewers, o nga, no? Uy! Meron! Meron! Ayan, o. Kita ba sa sides? Kasi pagka, ano, pag sa flat, meron eh. Kita siya, eh. Meron, eh. Ayan, o. Meron. Nagulat ako kasi sabi ko, in-expect ko kasi konti lang eh, yung parang flex niya. Pero, it's definitely meron. Kasi kala ko kaya in-expect ko talaga hindi masyado. Pero, ayan. Kita niyo na makita niyo ba? Gumagalaw. Hindi ko lang kasi siya mapakita na maayos sa side eh. Pero, definitely meron. Diba? Ayan. So, saksak muna natin. Ay, ito pala. Pakita ko lang sa inyo yung XMI bye-bye keycaps. Alright. Hi guys, this is Marvin from techbureau.com and
I just want to give you guys a quick recap about our build for the WACAV CIY GAS67 Custom Mechanical Keyboard. There you go. So, what I have here is again the WACAV CIY GAS67. The switches that I used is Techwear Pearl Salmon. And then the keycaps that I have here is the XMI keycaps with Baybayin Sublegends, as you can see here. These keycaps will be available for round 2 group buy, probably around April 30 or at the end of April. Now, in terms of the overall build experience with the WACAV CIY GAS67, it's actually quite easy. Although Chinese yung manual niya, your instructions, madali naman maintindihan dahil dun sa illustrations, okay? So this is a gasket mount, walang screw dun sa plate and the PCB, diretso lang siya, ipapatong mo lang siya sa gaskets. Tapos yung build experience, napakadali lang din. And yung gasket niya, works naman kahit papaano. Ayun, makita nyo, I still have substantial flex. So kung gusto nyo yung ganong klaseng feel, you have that here. Tapos, yan. Polycarbonate yung plate niya. Hindi lang ako sure dun sa material na ginamit sa casing. Tapos, poron yung gasket niya. And then, meron ding included na parang switch pad. Di ko lang din alam yung material. Definitely, or most probably not PE foam. Tapos, ang problema lang dito, wala siyang case foam sa likod. So, you'll have to probably add the custom one here. So, depende kung anong material na gusto mo. Pwede kang magdagdag kasi malaki pa yung space eh. Kung makikita niyo sa likod, marami pang pwedeng paglagyan ng foam for that. Aside from that, again, the build experience is pretty easy. And for the price of 2,800, I think goods naman siya in terms of the actual build experience as well as the overall look ng keyboard. Ayan, so yun yung aking parang quick recap lang sa live stream natin tonight. So maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Now let's do a quick sound test. Alright, so based dun sa ating sound test, ang masasabi ko, the stabilizers or the stock stabilizers definitely need some work, especially dito. Ayun o. Dito rin. So yeah, there's a lot of room for improvement in terms of the stabilizers. Pero sa Alphas, with the Techwear Pearl Salmon, ganda na tunog, tingnan nyo. Just the Alphas lang, walang modifier. So yeah, sound-wise, okay naman siya. Kahit wala pang foam, sabi nga ni Sir John Jose F. Pusakal, kahit walang foam sa loob, goods naman yung tunog. Kailangan mo lang talagang i-modify yung stabilizer, definitely. Pero Alphas, good sa tunog ng Techwear Pearl Salmon dito. And lastly, pakita ko na lang din yung illumination because dito na rin naman tayo. Boom! RGB. So let me just turn off my overhead light. Hello? Ayan. Ayan. So here's the illumination. If you're interested to know or see how it looks, there you go. Of course, makita mo rin yan all around the keyboard, which is very nice. Pero ako personally, I'll stick with the non-RGB mode of this keyboard. There you go. So, ano masasabi nyo guys? What do you think? Ako personally, parang satisfied ako sa gasket niya, to be honest. I was really expecting a little bit more, parang hindi ganito yung flex niya. Parang I expected less than this, pero okay naman siya for me. Goods ako. So sa mga nag-aabang,
ng build nito. Ito na, nakita nyo na. Okay naman yung gasket mount niya. Hindi siya pangit para sa akin in terms of the price. Ayan. So, siguro ang kailangan na lang gawin dito, personally, is to add foam. Kung gusto nyo lang talaga na mas ma-sound dampen pa yung kung may hollow sand man na meron dito, dagdag kayo ng foam and then, of course, modify the stabilizers. Either using, the stock stabilizers or an aftermarket screw-in stabs. So, I think that's, yun lang kailangan mong gawin sa keyboard na to. Other than that, solid for the price. Could definitely beat the Mod 005. Wala akong KVD67 so I really can't tell. So I'm just testing the keys kung meron bang sumablay sa aking pag-shoot sa butas. Mukhang all goods naman tayo mga beshies. May kaaway si Kambal sa labas. May aso siguro. Yan, mukhang naman. Mukhang everything's fine. Nice, ooh. Alright. Ganda ng tunog eh. Teka lang, baka... Yung Alphas definitely para sa akin maganda tunog. Para sa akin, in terms of sound, sino ba to? Ba't wala yung pangalan mo? Hindi ko makita yung pangalan mo. Pero para sa akin, ayun, si Julius, para sa akin sa sound, definitely this one. Hindi ko masyadong gusto yung tunog ng Mod 005. Masyadong pingi, masyadong bakal ang tunog niya. This one is better para sa akin in terms of sound, definitely. Right out of the bat. Parang mas trip ko to kaysa sa Mod 005 ko. You know what? Let me just get my Mod 005, no? Just to give you guys an idea. Ito lang yung sa ilalim. So the one on top is the Akko Mod 005 and the one below is the Wacav GA-S67. Okay, mabilis lang. Para sa mga interesado. Para sa agad. Suntukan ng keyboard. Let's go. Definitely the Akko Mod 005 pagdating sa modifiers kasi nga sabi ko sa inyo na mod na to ni Paul. So definitely, sa sound, mas gusto ko yung sound nito, especially kung alphas lang yung pag-uusapan natin, no? Kasi hindi pa nga ito modified eh. So this is stock configuration, pero definitely this one is the one for me. This is Jelly Black. Akko CS Jelly Black na ang nilube lang dito is yung spring. Tama ba, Paul? Ang spring yung nilube mo dito. Pero yung stem niya stock lang. May lube na rin yun na pre-applied from the factory. Pero ito rin stock configuration din ng Techwear Pearl Salmon. So, I'm going for the sound of this keyboard compared sa Mod 005. Kasi, parang ano siya eh. Parang, hindi ko ma-explain yung tunog. Parang bakal talaga yung sound niya eh. Pati yung feel actually. Compared to this one. Ayun. Si Paul kasi yung nag-modify nito. Pero, oo nga, mas maganda tignan yung yung Mod 005. Pero sa sounds, I'll go with the Wacav. Ayan. So, quick sound test lang. Okay. I'll set up the comment picker na siguro. Unless meron pa kayo mga further question. Iba talaga sa sound profile ng XMI, deeper and mas malutong. Oo nga eh. Parang na-impress nga ako sa keycaps na bukod sa itsura niya, no? Ang ganda talaga ng tunog pati. Ayan, balik ko na yung aking sound test. Ay, yung sound background.
Actually, may din wala itong... Pinaalis ko na, pinamlub ko na nga yung spring cable para hindi na magping. Pero, andun pa rin yung bakal na tunog niya eh, sa mod 005. Alright, let's do this. So, sino sa inyo mga nalasa ng wake up GAS67 after the stream? Yung sa mga nagpaplano pa lang na ano, nagpaplano pa lang ng bumili nito. Anong tawag ito? Anong final decision mo with regards to your plan? Tutuloy mo ba ang pagbili mo or pass ka? Thank you very much to GK Balls for the XMI keycaps, kay MSI Gaming for the MSI merch, and to Digital Walker for the Hydrate Spark Tap para sa ating giveaway tonight. So maraming salamat. Hopefully nag-enjoy kayo. Hopefully may tutunan kayo for our build tonight. And abangan nyo na lang yung cut version nitong stream as well as my overall review for this keyboard. So thank you very much for watching. Subscribe if you like this. And see you next time. Salamat guys for watching the chill stream tonight. Good night!